i-compare natin ang MacBook Air 2019 versus dun sa MacBook Air 2012 na ginagamit ko. So, eto po siya, guys. So, etong MacBook Air 2012, eto yung ginagamit ko pag nagka-class ako. So, compare natin siya, guys. Eto, so, pagpatong natin. So, mapapansin niyo po, mas malaki pa rin yung MacBook Air 2012. Pero, pareho lang po sila na 13 inches lang. Ni MacBook 2019 is, ayan siya guys,
retina display na siya. So, maganda yung resolution niya. And then, yung keyboard niya is butterfly keyboard. Ayan. And meron siyang touch ID. So, parang mga cellphone, parang mga iPhone na natin. So, meron siyang touch ID. Hindi na natin or hindi ko na kailangan i-enter yung password ko katulad dito sa ginagawa ko sa luma kong Mac Air. So, kailangan ko input yung password. So, eto, tatouch mo lang. At, mag-open na siya. So, that's all for this vlog and thank you pala sa Power Mac Center sa SM sa Fernando, Pampanga sa pag-assist sa amin kanina. So, thank you very much. And so, ayan guys, maganda yung MacBook Air 2019. So, as per specs, mas mabilis si MacBook Air 2019 versus dito sa MacBook Pro 2013. So, ayan guys. So, again, maganda yung color niya. Gold siya, pero kung titingnan mo talaga, parang rose gold siya. So, yung mga mahilig sa rose gold na katulad ko, so pwede nyo po itong piliin. Ayan. So, ayan po siya guys. So, that's all for this video and I hope you enjoy at thank you sa pagsubaybay sa aking unboxing na birthday gift from my husband. So, ayan guys. Thank you so much. And of course, thank you very much sa husband ko na nagbigay dito.